Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Ako nga po pala si Maricar at dito po pala sa aking channel ay nagre-review po ako ng iba't ibang earning application na pwede nyo pong pagkakitaan ng extra income na wala po kayong ilalabas sa pera o puhunan. Gamit lamang po ang inyong mga cellphone at pwede nyo po itong i-cash out sa inyong GCash or PayPal account. And kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like this video, share, and hit a notification bell para lagi po kayong update sa mga bago kong upload. So ayun guys, without further ado, let's go to the video. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. And for today, i-review natin itong Zcash Wall Earn dahil nga po, magla-live withdrawal po tayo dito sa application na ito. Ito ay isang free earning application na pwede mong pagkakitaan ng extra income na wala ka pong inilalabas na puhunan. Pero uunahan ko na kayo na hindi siya katulad ng iba na madali mong magagamit. Kasi nga po, dito sobrang daming requirements bago ka makapag-cash out. So, ipapakita ko po sa inyo itong application na to, kung ano yung gagawin nyo, kung ano yung mga ways of earnings. Ito yung kanyang logo sa Play Store. Meron na itong 3.9 stars, 3,000 reviews, and 1 million download. About this app po, na-release ito noong May 21, 2021. Last update po nito ay nito lang August 14, 2022. So, nakapublic yung kanyang feedback at makikita nyo naman base sa feedback na hindi ganon kaganda yung na-experience ng ibang user na nakagamit na dito kay Casual Earn. So, i-click ko lang si Casual Earn. Ayan, skip ko lang itong advertisement na lumabas. So, kung bakit ko nasabing hindi ko siya doon sa review ko sa kanya ng mga nakaraang araw. So, kung bakit hindi ko nare-recommend ito sa mga user na naghahanap ng earning application kasi nga hindi ganun kadaling kumita dito kay Casual Earn. So, unang-una, coins po yung kinakailangan nating ipunin dito at yung coins na yon yung pwede nating ma-convert into real cash. So, dito guys, yung ways of earnings dito, unang-una ay pwede tayong magkompleto ng mga task dito. Meron ditong new user task at kapag nakompleto natin yung mga task na yan is pwede na tayong makareceive ng coins or rewards na ibibigay nila. Meron ditong prime task, meron din ditong iba pa. So yung prime task, eto medyo mahihirap yung mga task na nandito guys kasi yung iba dyan, need nyo pa pong i-download yung application kung saan dun nyo kukompletuhin yung task, then babalik kayo dito kay Casual Earn at marireceive nyo na yung rewards na ibibigay po nila. Kumbaga, yung ways of earnings dito para maka-earn ka ng coins ay kailangan mong magkompleto ng mga task na kung saan hindi siya ganun kadaling gawin. Ayan, then dito guys, every check-in natin ay makaka-receive po tayo dito ng energy tsaka coins. So, i-click nyo lang yung check-in. Ayan, ayaw niya mapindot. Tapos, click nyo na lang yung X dito. Dito naman, merong mga games na pwede nating laruin. Ayan, madami po tayong games na pwedeng laruin dito para maka-earn din po tayo ng coins. Then, dito sa me, andito po yung ating invitation code and andito din po yung ating profile. Tapos, andito po yung mga question and answer na pwede nating malaman. So, i-click lang natin ito. Andito yung mga question na dapat nyo malaman. Dito sa invite friends, click lang natin yan. How to earn money by inviting friends. So, dito guys, makaka-earn daw tayo ng coins when your friend checks in the app on subsequent days. Tapos, gagamitin nila yung ating invitation code. Tapos, dito po pala may deduction yung payment na marireceive po natin. Ito yung pag-i-invite dito. Gawin nyo lang, share nyo lang ito or i-promote nyo sa inyong mga social media account. Ibigay nyo yung invitation code, tapos ipalagay nyo doon sa fill in the code na lalabas doon sa application na si Casual Earn. Tapos dito, need po muna pala nating mag-login sa ating Facebook or Google account bago natin gamitin itong application na ito. So, kung bakit ko nasabi na mahirap, may pagka-mahirap gamitin or mahirap maka-earn dito kay Casual Earn kasi ito siya. So, unang-una mong iipunin coins.
So, pupunta muna tayo sa coins. Ayan. Yung coin balance ko ay nasa 7,536,067 coins. Yan ay nakuha ko sa pag-i-invite, pag-check-in, paggagawa ng mga task na nandito. Tapos, i-click natin yung redeem. Kasi i-convert muna natin ito into real money. So, dito meron tayong pagpipilian. Yung 1 peso ay nasa 1,500 coins yung kailangan nyong ipunin. Para naman sa 15,000 coins ay nasa 10 pesos. At para sa 75,000 coins ay 50. Tapos 150,000 coins, ang equivalent dyan ay 100 pesos. And para naman po sa 300,000 coins ay nasa 200 pesos. So, isang beses lamang po sa isang araw tayo pwedeng makapag-convert ng coins. I-click lamang po natin itong redeem. Piliin lang natin itong 200. Tapos, click natin yung redeem dito. Tapos, click natin yung confirm. And then, may lalabas po ditong advertisement. Hintayin na lamang po natin na ma-exit itong advertisement or matapos itong advertisement para makapagpatuloy na tayo sa next step na gagawin natin. So, ayan guys, redeem success na. I-click na lang ulit natin to. Ayan. Tapos, papasok po yung 200 pesos na niredeem natin dito sa coins dito sa ating total income. Yung total income ko ay nasa 7,455 at kung yung coins na balance ko dito ay may i-convert ko pa into real money, siguro nasa 10,000 to 13,000 pesos na po yung balance ko dito kay Casual Earn. So, ang problem ko lang dito kung bakit hindi ko ma-cash out lahat ng pera na meron ako dito sa total income ko kasi meron pa po silang another requirements bago ka makapag-cash out. So, ito pong energy, ayan. I-click lang natin tong my wallet or dito sa total income kasi dyan po tayo magka-cash out at ang available lamang po nila dito ay sa GCash lamang po. So, dito guys, meron po tayong 300 pesos, yan lamang yung minimum at yan din yung maximum, 300 pesos lamang po yung pwede nating ma-cash out dito. At yung 300 pesos po na yan, may isa pa pong requirements, kailangan nyo pa pong makaipon ng 360,000 na energy points. So dito sa 360,000 na yan, naka-discount pa yan. So, kapag katapos ng October 20, babalik na siya sa 1.8 million na energy. Kaya, yun lang yung ayaw ko dito sa application na ito. Kasi, bukod sa mahirap na nga yung mga pinapagawa nila dito na task, mahirap maka-earn ng coins, tapos, mahihirapan ka pa makapag-withdraw kasi nga, yung requirements nila ay meron ka pang energy points na iipunin dito. So, dito guys, meron pong cash withdrawal rules dito at may nakalagay dito, if a large number of users withdraw money at the same time, it may take more processing times, please be patient. Maaari daw pong madelay yung ating payment kapag madami daw yung mga user ang nag-withdraw ng pera dito sa application nila. Tapos, ito naman, Casual Earn strictly abides by Philippine laws and regulations. Handling fee is required to be deducted for any amount of withdrawal. So, kung bakit yung nasa screen ko dyan, yung proof of payment ko dyan is 280 pesos kasi hindi nyo po na makukuha ng buo itong 300 pesos na ito. May bawas po palagi na 20 pesos. Dalawang beses na ako nakapag-cash out dito at ang nare-receive ko nga po na payment ko ay 280 pesos lamang po instead of 300 pesos kasi nga po may deduction. Tapos dito guys, if the system detects that you have invited fake friends, your account will be suspended. So ang ibig sabihin po ng fake friends ay gumagawa ka ng multiple accounts na ikaw lang din yung nagmamay-ari ng accounts na yun tapos ginagamit mo lang din yung sarili mong invitation code, bawal po yun sa application na ito. So dito guys, kung gusto nyo pong mag-cash out, ayan, so i-click lang natin yung record dito sa taas, screenshot ko lang muna ito. Click ko lang yung record dito. Papakita ko sa inyo yung aking history. Ito yung mga na-cash out ko dito. Bale, 600 pesos. At yung dumating nga sa akin, since may bawas na 20, ay nasa 560 pesos na lamang. So, ayan yung na-receive ko. 2 times ako nakapag-payout dito. Tapos dito guys, andito yung, dito nyo ilalagay yung information ng inyong GCash account. So, sa GCash lang yung available na payment method dito. I-click natin yung change.
Tapos dito ilalagay natin yung real name natin, yung pangalan na ginamit natin sa ating GCash account. Tapos dito yung GCash account natin or yung cellphone number na ginamit natin sa ating GCash account. Then yun din yung ilalagay nyo dito sa phone number. Click nyo na lang yung confirm para mabind na yung information ng inyong GCash dito sa application na ito. Tapos kung gusto nyo na pong mag-withdraw, i-click nyo na lang yung withdraw dito sa taas pagkatapos nyo i-fill up yung information ng inyong GCash dito. And make sure po na tama yung information na ilalagay nyo para hindi kayo magka-problema dito. Tapos, i-click na lang natin yung withdraw dito. Ayan. Click natin yung withdraw. Tapos, need pa po natin manood ulit ng advertisement bago natin ma-withdraw yung 300 pesos dito. So, wait na lang ulit natin na matapos tong advertisement para makapag-cash out na nga po tayo dito. So, more on advertisement din itong application na ito kasi nga dun sila kumikita. Pero, ayun na nga, napatunayan ko naman na itong application na ito ay totoo namang mababayaran ka, dadating naman yung payment sa iyong GCash account kapag nag-cash out ka. Ang problema lang kasi dito sa application na ito, hindi po ganoon kadaling kumita. Kung sa iba pong may na-try na po kayong application na mahirap pagkakitaan, mas mahirap pa nga po itong application na si Cash Will Earn. So, kung bakit ko po ito nireview ulit, kasi nga po nagpakita ako ng live withdrawal para sa mga viewers ko na tawag doon, para po sa mga viewers ko na ginagamit itong application na ito. So, ayan po yung ating update ngayon. Nag-live withdrawal ulit ako. And then, wait ko na lang na dumating sa akin GCash yung 300 pesos sa kinash out ko. So, dito guys, ang kahirapan pa dito, bukod sa mahirap na nga yung ways of earnings, may deduction pa yung makukuha natin na pera. Instead of 300 pesos, 280 na lang yung dadating. And then, yung reviewing or yung processing days kung bago pumasok yung ating payment sa ating GCash account, umaabot po ng 5 to 10 working days. So, kapag na-delay pa, ay baka umabot pa ng 15 days yan pag na-delay po. So, wait na lang natin itong payment. Then, gagawan ko ulit ng another part 2 dito sa review ko kay Cash Will Earn. Titingnan natin kung still paying pa rin siya hanggang ngayon. So, ayun guys, dito ko na tinatapos tong video na to and thank you for watching.